Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Maladelatang sardinas na ang siksikan at malapugo ng init sa ilang kulungan sa bansa. Sa Muntinlupa nga, nakatagilid o nakaupo na kung matulog ang mga nakakulong sa city jail. Sa ibang kulungan naman, pasintabi po, nagkakahawaan na ng pigsa, scabies o ibang sakit. At nakatutok si Maki Pulido. Mahirap isipin kung paano nakakaraos sa siksikan at init ang mga nakakulong sa Muntinlupa City Jail. Sa loob ng mga seldang walang bintana, tila dikit-dikit na ang kanilang mga braso. Hindi sila makakagalaw ng walang matatabig na tao hanggang sa ilalim ng mga double-deck bed na nakahiga. Ganito ka-congested dito. Ang seldang ito na dapat ay pang-anim lamang na persons of deprived of liberty ay may 138 na nakakulong sa ngayon. Ganito rin sa seldang ito, pang-anim lang dapat. Pero sa ngayon, may 125. Pinakamasikip sa seldang ito na pang-sampu dapat, pero sa ngayon ay may 238 na PDL. 2,248% ang congestion rate ng Muntinlupa City Jail, ang pinakasiksikang city jail sa Metro Manila. Dahil pang-41 lang ang pasilidad, pero 922 ang nakakulong. Para makatulog, dapat tagilid ang paghiga. Ang mga wala ng mahigaan, uupo magdamag. Yung mga nakatulog, sila po yung uupo para makapagbigay ng tulugan doon sa ibang hindi nakapagpahinga. Tapos, pagka talagang kasya naman, ginagawa naman namin ng paraan, nagiging tagilid na lang po talaga higaan nila. Kahit sa araw, mas malimit silang nakaupo. Di kasi biro maglakad sa ganito kasikip na selda. Nakaramdam ka rin talaga ng sakit ng katawan. Mas madalas yung nakatiklop kasi hindi naman po kami masyado nagagalaw dito. Pero kahit hindi gumagalaw, tumutulo ang pawis nila rito. Di na epektibo ang mga industrial at exhaust fans sa dami ng laman ng mga selda. One adjustment is mayroon po kaming multi-purpose sa third floor. So pagdating ng gabi, some of our vulnerable na PDLs like yung mga senior citizens natin, doon natin sila pinapatulog. Then yung iba naman sa pasilyo na lang. Pero di lang sa Muntinlupa City Jail ganyan. Congested o sobrang siksikan din ang 326 sa 482 facilities ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Dahil madaling maghawaan kung siksikan, may mga nagkakasakit na dala ng matinding init. Marami ho ngayon tayo na merong scabies. And pasintabi po doon sa mga kumakain, meron na rin po silang mga reported ng boils. Yan ho, ang mga karaniwan or pigsa, natin. No? Or pigsa. Meron po tayong karagdagan doktor na na-hire po tayo. At po, may mga jail nurses po tayo. Bahagi ng pagpapaluwag sa mga preso ang pagpapabilis ng usad ng kanilang mga kaso at pagpapalaya sa pwede nang palayain. Tumutulong din ang ilang lokal na pamahalaan sa pagpapatayo ng mga bagong pasilidad. Kabilang sa 11 under construction na ang kapalit ng Muntinlupa City Jail na pang-4,000 ang kapasidad. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatuto, 24 oras. May mga natikita na namang ambulansya sa EDSA busway. Ito'y sa gitna ng kalituhan kung pwede ba silang dumaan doon kung may susunduing pasyente. Nakatutok si Mark Salazar. May mga malinaw na bawal sa EDSA busway. Mga pribadong sasakyan, gaya niyan. Pati mga pribadong motorsiklo na pinakamarami sa mga lumalabag. Pero may kalituhan sa mga ambulansya dahil hindi pala lahat sila ay pwede sa busway kahit may emergency susunduin. Kung walang sakay na pasyente ay hindi po pwedeng gumamit ng bus carousel. So even yung excuse na pipick up kami ng pasyente ay hindi po ina-accept dahil otherwise lahat po magki-claim na papunta sila sa pasyente. Ilang ambulansya ngang walang sakay na pasyente ang natikitan kanina. Tingnan niyo naman ang sistema ng traffic sa kabila. Ay kung dito ako dadaan, ay bago ako makarating daw sa amin lugar, eh,
ano na, kumbaga maano na oras. Humingi po kami ng pasensya. Dahil bagong driver po ng ambulance, may tawag lang po sa barangay namin na pipikapin ngayon na ihatid. Kaya po napamadali kami dito, kami dumaan sa busway. Apat na ambulansya ang natikitan dahil walang pasyente. Hinuli rin ang sasakyan ng PIDEA at AFP na dumaan ng hindi naka-duty. Pero ang pinakanawindang kanina ay ang shuttle bus mismo ng MMDA na tinikitan dahil bawal rin sa busway. Teka muna, sabi ng driver. Ipinakita niya sa enforcer ang February 20, 2024 memo ng kanilang general manager na nagsasabing pwede silang gumamit ng EDSA busway. Nung pinagbawal po kami, nandiyan kami sa labas talaga. Nagtsatsaga kami dyan sa traffic. Kaya naman nagtataka bakit itikita naman. Ito naman, ano naman yung memo eh. Hindi kinilala ng enforcer ng DOTR ang memo, kaya tinikitan pa rin ang shuttle bus. Iniimbestigahan naman po namin kung may kalituhan po on the part of the agency. Ako po na lang personal ang magbabayad po ng penalty ng ating driver. 5,000 pesos ang penalty na sadyang pinataas para kabahan ang mga violator. Pero marami pa rin lumalabag, kaya muling itinulak ng MMDA ang no contact apprehension na ayon sa korte ay hindi pwedeng ikasa ng MMDA. Hindi namin kayang bantayan 24 hours yung entire stretch ng EDSA. Nag-usap po kami kasi ng LTO tungkol dito. Since hindi naman sila kasama sa pinagbawalan ng Korte Suprema. Kaya MMDA na lang ang magmo-monitor sa CCTV at LTO ang magpaparusa. May memorandum of agreement sila kaugnay nito. This is nothing connected with the Supreme Court case ng NCAP, no? This is purely within the mandate of LTO. Pabor sa LTO, lalo't konti lang ang enforcer nila. Pilot test lang daw ang EDSA busway. Pero sunod daw lalagyan ng CCTV ang ibang daanan sa Metro Manila. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Pwedeng magsilbing sulyap sa The Big One ng Pilipinas ang epekto ng magnitude 7.2 na lindol sa Taiwan. Mas matindi pa nga ang inaasahang lakas na aabot sa magnitude 8 o higit pa, ayon po yan sa FIVOX. At yan ang tinutukan ni Rafi Tima. Ang lindol sa Taiwan may kaugnayan daw sa paggalaw ng Philippine Sea Plate, sabi ng FIVOX. Ang Philippine Sea Plate naman, ang Eurasian Plate sa Taiwan, nagbubungguan. So we would expect earthquakes from time to time. Ang Philippine Sea Plate gumagalaw ng 9 na sentimetro kada taon. Kaya nangyaring lindol sa Taiwan dahil hindi nakilala ng fault sa Taiwan ang pressure. Kapareho sa sitwasyon sa Pilipinas. The Philippine archipelago is actually compressed on both sides by the Eurasian Plate and the Philippine Sea Plate. Pero yung Eurasian Plate almost immobile. Ang malakas na motion would be the Philippine Sea Plate. So we're being pushed towards the northwest. Ganito kalakas ang pag-uga sa lindol na tumama sa Taiwan. Sa magnitude 7.2, mahirap nang tumayo. Kaya kailangang humawak at manatili sa kinaroroonan. At sundin ang duck, cover, and hold. At kapag natapos sa pag-uga, eh tsaka lang maingat na lumabas ng gusali. Ang magnitude 7.2 na lindol sa Taiwan ang sinasabing potensyal na lakas ng pinangangambang The Big One sa Metro Manila kapag gumalaw ang West Valley Fault. Sa pagtayo ng FIVOX, MMDA at JICA, aabot sa 34,000 katao ang posibleng mamatay sa Metro Manila kung mangyari ito. 114,000 ang posibleng masaktan at 170,000 na kabahayan ang posibleng gumuho. Patuloy naman daw ang assessment ng FIVOX sa Metro Davao at Metro Cebu sa posibleng maging impact ng ganito kalakas na lindol. Lalo pat may mga malalapit na fault line sa mga lugar na ito at taon-taon, padami ng padami ang mga matataas na gusali at lumalaki ang populasyon sa mga lugar na ito. Pero sabi ng FIVOX, may mas malalakas na lindol daw na pwedeng mangyari sa Pilipinas. For example, the Philippine Trench here in Samar, it's capable of generating 8.1 event. And when that happens, pwedeng mag-generate ng tsunamis as high as 10 meters. Dito naman sa Manila Trench, pwede rin siyang mag-generate ng 8.3 earthquake. Ang problema, dahil malapit sa mga baybayin ng bansa, 5 minuto lang daw pagkatapos ng lindol, darating na ang rumaragas ng tsunami, kaya wala ng oras para makapagbabala pa ang FIVOX. Kaya mahalagang tandaan ng mga nakatira malapit sa dagat ang shake, drop at roar.
when there is a strong shaking na halos hindi ka na makagalaw or hindi ka na makatayo, and there is a sudden drop of sea level, and there is a roaring sound coming from the sea. Kung isa sa mga yan na-observe mo, then you have to evacuate immediately to a higher place kung nasa coastal community ka. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima Nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, bad trip na ba kayo sa traffic? Ang Pangulo, hininga na ng konkretong plano at suwestyon ng gabinete para solusyonan yan. Nakatutok si Ivan Mayrina. Di lang abala at sakit sa ulo, matindi rin ang tama sa ekonomiya, ang hebigat na traffic. Halos 5 bilyong piso ang nasasayang kada araw dahil sa traffic ayon sa datos sa isang pag-aaral noong 2020. Mari pa yung umarangkada sa mahigit 6 na bilyong piso kada araw sa 2027 kung hindi masosolusyonan. Isa yan sa tinalakay sa cabinet meeting kahapon. The President gave instruction to everyone to submit their recommendations. What the President really wants is a comprehensive, holistic approach to solving the traffic problem. Sa parehong pulong, ipinresenta ng National Economic and Development Authority ang bagong growth target ng bansa na mula sa 6.5 to 7.5% ay ibinaba sa 6 to 7% na lang. Ayon sa NEDA, maganda pa rin daw ang 6% na paglago na kung maabot ay magiging isa pa rin sa pinakamataas sa Asia-Pacific region. Para raw matustusan ang paglago ng ekonomiya, aabot sa 6.2 trillion pesos ang pambansang budget sa 2025. Bukod sa agresibong pahikayat sa pamumuhuna ng lilikha sa mas maraming trabaho, tuloy rin ang pagpondo sa mga infrastruktura. Para sa mga yan at sa iba pang serbisyo publiko, ang bahagi na inuutang ng Pilipinas na umaabot na sa 15 trillion pesos sa pagtatapos itong Pebrero. Kaya raw yung bayaran dahil mas malaki sa inilolobo ng utang ang paglago ng ekonomiya. Paigtingin din daw ang koleksyon ng buwis kabilang ay pinapataw sa mga nabibili online. Makakatulong din umano sa ekonomiya kung maamyandahan ang economic provisions ng konstitusyon. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina Nakatutok, 24 oras. Idineklara ni Pangulong Bongbong Marcos na regular holiday sa buong bansa ang 10 ng Abril. Ayon sa inilabas na proklamasyon ng Malacanang, ito'y upang bigyan daan ng obserbasyon ng Idil Fitr o Feast of Ramadan. Regular holiday rin ang araw bago yan na April 9 na Araw ng Kagitingan. Doble na po ang singil ng mga nagtutulak ng trolley sa Riles kasunod ng pansamantalang tigil operasyon ng PNR sa Metro Manila. Mas mahal din ang pamasahe sa mga bus na alternatibong sakayan ng mga dating suki ng PNR. At nakatutok si Marisol Abdurrahman. Ilang araw matapos matigil ang operasyon ng tren ng Philippine National Railways, nag-ikot si PNR Chairman Mike Makapagal sa mga istasyon. Gusto rin nilang matiyak na sapat ang mga bus para sa mga dating pasahero ng mga tren. Kung maraming sumasakay at kulang ang buses, we will deploy more buses. Sa ngayon, merong 25 na bus ang bumibiyahe para tugunan ang 30,000 pasahero. Meron daw mga konting delays. Imbis na 30 minutes, 40 minutes sila naghihintay, but I cleared it up with the bus company. Pero na mag-ikot kami sa Tutuban Station kanina, kapansin-pansin na hindi ganun kadami ang mga sumasakay sa bus kumpara sa mga pumipila sa tren noon. Marami rin nada kasi mga bus galing Loton. Doon din ang daan, San Andres. Bihira daw talagang mapuno ang mga biyahe dito sa bus. Lugi kung tutuusin ayon sa mga konduktor, pero umaasa silang makakabawi rin sila sa mga susunod na buwan. Kasi yung iba talaga nalilito po eh. Gaya na lamang ng pamilyang ito na galing pang Zamboanga City. Pero ang mas ikinagulat nila, ang anila ay mas mahal daw na pamasahe. Ang 25 pesos daw kasi na pamasahe sa tren, mula Tutuban hanggang Bikutan, 50 pesos sa bus. Imbes magtitipid yung mga ibang pasahero, mas lalong napamahal. Yung 20 pesos pwede pa yung bibili ng example pag uhaw ka na. Mas masakit ito sa bulsa sa tulad ni Mark na minimum lang ang sahod at araw-araw sumasakay noon ng tren. Imbes na bilhin ko po yung ano pong gusto ko or pwede pong pagkain, ganun, napupunta lang po sa pamasahe. Naapektan po kami. Kinababahala po namin. 5 taon po. Wala po kami choice kasi wala po kami ibang masakyan. Idudulog ko po ito sa opisina ni Secretary Jimmy Bautista, no?
who I am sure will do something about it, ano? Pero hindi po madali yan eh. Pero kung pahirap sa commuter, oh, bandakan po, wala nang drive, bandakan! Tila biyaya naman ang dulot ng pansamantalang tigil operasyon ng PNR sa mga nagtutulak ng trolley sa Riles. Simula kasi nang itigil ito, nagtaas sila ng pamasahe. Ang dating 10 pisong singil, 20 pesos na. So 20, ito 5 lang, 100 na. Dati yung 10 pasero, 100. Sana nga forever na, joke lang. Kukain nila yung... salamat din sa PNR kasi nagagamit namin ito. Inaalaw kaming ganito. Sana matagalan. Joke lang. Malaki kita namin. Pasamantala, no? Pasamantala. Kasi malaki yung bagay po. Nagmahal talaga kasi nga sumulang nag-demolish, kaya tinataasan nila ngayon ng pamasahe. Okay naman po, para makatulong din po sa mga kagaya po. Okay lang po, try lang po namin talaga ngayon. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurrahman, nakatutok 24 oras. Dalawa pang kapwa akusado ni Pastor Apollo Quiboloy ang hawak na ng mga otoridad, habang ang pastor tinutugis pa rin. Sumama ang GMA Regional TV One Mindanao sa tangkang pagsisilbi ng warrant laban sa kanya sa Davao City. Nakatutok si John D. Esteban ng GMA Regional TV One Mindanao. Alas 8 ng umaga pa lang kanina, tinungo na ng National Bureau of Investigation Davao Region ang Prayer Mountain ni Kingdom of Jesus Christ Leader Pastor Apollo Quiboloy sa Purok 3, Barangay Tamayong. Isisilbi sana ang warrant of arrest laban sa pastor na inisyo noong April 1 para sa kasong child abuse at sexual abuse. Nang marating ang area bandang alas 9 ng umaga, hinarap ang NBI ni Attorney Eunice Ambrosio, isa sa mga abogado ng KOJC. Pagkapakita ng warrant ay hinalughog na ng NBI ang lugar. Pero walang Quiboloy na namataan. Pinuntahan din ang tinatawag na Glory Mountain na pag-aari ni Quiboloy sa Purok 6 ng parehong barangay, pero binawalan ng sumama sa loob ang media. Sir, dali na tama media, sir, ha? Wala si Pastor doon, no? Hindi natin nakita. Sa mga interviews natin doon sa kanila, medyo matagal na hindi lang nila nakikita at nakakausap si Pastor Quiboloy. Habang isinisilbi ang warrant, ay sumuko na rin sa NBI ang dalawang personal assistant ni Quiboloy na may warrant sa kaparehong kaso. Di na sila nagbigay ng pahayag at prinoseso agad ang piyansa sa RTC Branch 12 sa tulong ng kanilang abogado. Dalawang iba pang kapwa akusado ang sumuko kahapon, habang isa ang inaresto sa kanyang bahay. Patuloy pa rin ang paghahanap ng NBI kay Quiboloy. Right now, we're still negotiating kung pwede siyang mag-surrender. Within 10 days, no? Kasi the warrant of arrest has 10 days giving us to serve the warrant. While hindi pa siya nahuli, patuloy yung service of warrant of arrest to Pastor Quiboloy. Under the law, if you are not arrested, you are a fugitive, considered as fugitive from justice. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, John D. Esteban, nakatutok 24 oras. 9 na po ang atletang Pinoy na nag-qualify para sa 2024 Paris Olympics. Bigumang nag-qualify ang Olympic gold medalist na si Heidelyn Diaz, inspirasyon pa rin siya ng ilan sa ating mga pambato. Sinutukan niya ni JP Soriano. Ilang araw bago lumipad pa Las Vegas sa Nevada kung saan gagawin ang kanyang full training para sa 2024 Paris Olympics. Todo ensayo pa rin si Filipino boxing champion at 2020 Tokyo Olympics bronze medalist Yumir Marshall. Wala raw oras dapat sayangin dahil mula sa middleweight noong 2020 Tokyo Olympics, nag-level up na si Yumir. Nagpalaki ng katawan dahil nag-qualify na siya sa light heavyweight category para sa 2024 Paris Olympics. Kabilang sa posible niyang makaharap sa boxing ring, ang Ukrainian boxer na si Oleksandr Kaizniak na tumalo sa kanya noong Tokyo Olympics. Nandito sila sa weight class ko ngayon eh, lahat ng mga magagaling. Sa laban na to, handa yung katawan ko, physical, mentally and spiritually. Sabi ni Yumir, posibleng sumali pa siya sa isang world boxing tournament sa Europe bago ang Paris Olympics para mapanatili ang kanyang competitive spirit at momentum. Inspired ako, the same time, nandun yung pressure. Yun po yung ginagamit kong motivation sa training ko.
Target ni Umir, maiuwi ang ginto sa Olympics kung sakali magiging kauna-unahan ito para sa sport na boxing at ikalawang gold medal ng Pilipinas. Isang karangalang unang naibigay sa loob ng Olympic history ng weightlifter na si Heidelin Diaz na nakakuha ng gold noong 2020 Tokyo Olympics. Pero si Heidelin hindi na nag-qualify sa 2024 Paris Olympics matapos kapusin sa IWF World Cup 59kg event kahapon sa Thailand. Sinabi ni Heidelin na patuloy pa rin siyang magbubuhat. Pero hindi na tiyak kung para sa susunod na 2028 Los Angeles Summer Olympics. Alam nyo, wala nang si Ate Heidi, wala na pong kailangan i-prove sa atin. Nakuha niya na yung gold medal sa SEA Games, Asian Games, World Championship and Olympics. Wala pang nakakagawa nun. Masaya rin si Umir na umabot na sa siyam na atletang Pilipino ang nag-qualify at lalahok sa 2024 Paris Olympics. Isa sa pinakabagong nadagdag si Elrin Ando na nag-qualify matapos magpakitang gilas at pumangpito sa Women's 59kg event ng 2024 International Weightlifting Federation WF World Cup. Nagpasalamat si Elrin sa lahat ng mga sumuporta sa kanya. At dahil kaharap ko na ang isang Olympic medalist at World Boxing Champion, sinamantala ko na ang magpaturo ng ilang basic skills sa boxing. Igaganon nyo lang, tapos igaganon nyo. Yan. So yan yung proper na stand sa boxing. Jab. Jab straight. 1, 1, 2, 4. Nice. Nice. That's good. Hindi para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. 16 na personalidad ang lumabas na may statistical chance na manalo sa pagkasenador kung ngayon gagawin ang 2025 elections base sa pinakahuling tugon ng masa survey ng Okta Research. Pinapili ng Okta Research ang mga respondent ng hanggang 12 pangalan mula sa inihandang listahan ng mga posibleng tumakbo sa May 2025 elections. 58.4% ang pumili kay House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo. Kasunod niya sina dating Senate President Tito Soto, Senador Bongo, Ben Tulfo, dating Pangulong Rodrigo Duterte, dating Senador Ping Lacson, Senador Bato de la Rosa, dating Senador Manny Pacquiao, Senador Bong Revilla, Senadora Amy Marcos, dating Manila Mayor Isko Moreno, Senadora Pia Cayetano, Senador Francis Tolentino, Senador Lito Lapid, Dr. Willie Ong at DILG Secretary Benher Abalos. Ilan pang mga dating senador, opisyal ng gobyerno at iba pang mga personalidad ang nasa listahan ng survey ng Okta Research. Ginawa po ang survey mula March 11 hanggang 14 sa 1,200 na respondent, 18 taong gulang pataas. Mga kapuso, isang low pressure area ang namataan malapit sa Mindanao. Nasa labas yan ang Philippine Area of Responsibility at huling namataan 770 kilometers southeast ng General Santos City. Sabi ng PAGASA, mababa ang tsansa nitong maging bagyo at hindi rin inaasahang papasok sa PAR. Pero magpapaulan ang nasabing LPA sa ilang bahagi ng Mindanao. Base sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan sa Zamboanga Peninsula, Barm, Soksarjan at Davao Region. May malalakas na ulan na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide, kaya doble ingat. Posible rin ang kalat-kalat na ulan sa Mindoro Provinces, Quezon, Palawan, ilang bahagi ng Bicol Region, pati sa Eastern at Western Visayas. Mababa naman ang tsansa ng ulan sa Metro Manila. Kahit umaabot sa bansa ang epekto ng trough o extension ng LPA, patuloy ang pag-iral ng ridge ng high pressure area at easterlies. Nag 44 degrees Celsius kanina sa Tuguegarao City sa Cagayan at Catarman, Northern Samar. 42 degrees Celsius naman sa Dagupan, Pangasinan, Apari, Cagayan, San Jose, Occidental, Mindoro at Aborlan, Palawan. Magpapatuloy ang mainit na panahon sa halos parehong mga lugar sa mga susunod na dalawang araw. Papaalo ulit sa 44 degrees Celsius sa Catarman, Northern Samar. Posible naman ang 43 degrees Celsius sa Tuguegarao City at Aborlan, Palawan. At 42 degrees Celsius sa iba pang probinsya. Ngayong tumitindi ang init, lagi pong magdala ng payong, uminom ng maraming tubig at magsuot ng preskong damit. Magsasanay hanggang sa dulo
ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas ang mga barkong pandigma ng Amerika at Pilipinas. Nakatutok si Chino Gaston. Sa darating na Balikatan 2024 exercise, nakatakdang magsanay ang mga barkong pandigma ng Amerika at Pilipinas hanggang sa dulo ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Yan ay kahit inaangkin din ng China ang bahagi nito at pinamumugaran pa ng Chinese Coast Guard, mga Chinese warship at Chinese fishing militia. Lalabas tayo sa 12 nautical miles of our territorial waters. Our defense concepts have to go beyond 12 nautical miles in order for us to protect our national interests within our territory, within our territorial waters, and also within the exclusive economic zone. Pero hindi ba pag-uugatan ng dagdag tensyon ang Balikatan exercises sa dagat na inaangkin ng China? Well, that's their problem. That's not our problem. The root cause of this tension is actually the presence of the Chinese forces, naval, coast guard, and maritime militia in our exclusive economic zone. If they will only stay in their own exclusive economic zone, there won't be any tension. The exercise will be conducted in our EEZ. It will not cause tension. Sabi ng Chinese Foreign Ministry, matagal na raw kinakaladkad ng Pilipinas ang mga bansa sa labas ng rehiyon para back-upan ang pang-uudyok ng Pilipinas nang hindi isinasaalang-alang ang umano'y consensus ng mga bansa sa Southeast Asia. Pero ilang bansa sa Southeast Asia ang kabilang sa 13 bansang magpapadala ng observer sa Balikatan exercises, kabilang ang Thailand, Singapore, Vietnam, Indonesia, Brunei at Malaysia. Hiwalay pa sa Balikatan ang anti-submarine exercises ng Pilipinas, Australia, Japan at Amerika sa South China Sea sa dagat malapit sa Palawan sa April 7 na iniulat ng Reuters. Pero hindi pa ito opisyal na kinukumpirma ng AFP. Kaugnay naman ang muling pag-ungkat ng China sa umano'y pangako daw ng Pilipinas na tanggalin ang BRP Sierra Madre, iginit ni National Security Advisor Eduardo Anyo na walang dokumento na magpapatunay ng gentleman's agreement. Ayon sa kanyang dating presidential spokesperson, pinasok yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. The Chinese are always talking about the gentleman's agreement. They cannot show anything meron tapatan, even a document or even identify somebody who said that. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Posible pong magmahal ang delatang sardinas ayon sa isang grupo ng manufacturer. Epekto umano yan ng sinuspending clearance sa pag-aangkat ng ilang isda. At nakatutok si Tina Pangribantere. Nagbabala ang isang opisyal ng Canned Sardines Association of the Philippines na posibleng tumaas ang presyo ng isang klase ng delatang isda na canned mackerel. Kasunod yan ang utos ng Department of Agriculture na suspindihin ang pagbibigay ng import clearance para sa pag-aangkat ng galunggong, mackerel at bonito. Mababawasan daw kasi ang supply dahil dyan. Pataas ang presyo, meron pa ba ang supply? Wala local mackerel, ang galunggong meron. Bonito, natutunan naman yun eh. Pagamat sang-ayon na mahinto ang illegal na pagpupuslit ng imported na isda sa mga palengke, hindi naman daw sila nakonsulta bago ilabas ang utos ng DA. Medyo nabigla lang siguro ang industriya na biglang nahihinto nang walang usapan muna sa industriya between government and industry so that we could find ways and means on how to control it of going into the public market. Sabi naman ng Department of Agriculture, makakaangkat pa rin naman ang mackerel, pero may kondisyon. Well, I do not believe yung sinasabi nila. Basically, ang nakalagay dito sa aking Department of Municipal Order, kung hindi naman sila mawawala ng kanilang canned mackerel, ang nakalagay dito for the canners, they can still import the same amount of canned mackerel. Pero may babasihan na yung VAT sales nila. Tiniyak naman ng Department of Trade and Industry na minamonitor nito ang sitwasyon para masigurong hindi maapektuhan ang mga mamimili. Merong kaming in-expect na meeting na ito convene yung National Price Coordination Council. Miyembro ng National Coordination Council, lahat yan, DA, ang BPI, interagency yan. So if there are any specific issues related to pricing,
pag-uusapan yan dyan for sure. Ang end goal natin ay ma-present kung paano natin ma-stabilize ang presyo. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Pinag-iisipang patawan ng parusa ang mga dumaraan sa mga expressway na walang load ang RFID. Pero paano kung defektibo lang ito? Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ganito ang eksena sa Northern Luzon Expressway nitong Miyerkules Santo. Humaba ang pila ng mga sasakyan sa Balintawak Toll Plaza sa dami ng palabas ng Metro Manila. Pinunong ni House Deputy Majority Leader at ACT-CIS Partidist Representative Erwin Tulfo ang mga opisyal ng tollways matapos daw silang makatanggap ng mga reklamo. Bukod sa matindi talaga ang buhos ng mga sasakyan noong araw na yun, pinaliwanag ng NLEX na nakadagdag sa problema yung hindi bababa sa 10,000 sasakyang depektibo ang RFID stickers o kaya ay walang load ang RFID. Pinag-iisipan ng patawan ng parusa ang mga gagawa nito. Meron naman sanang regulatory regime for us to be able to penalize those who enter the expressways without sufficient load or with a defective. Kasi ngayon, wala. Ayon sa Toll Regulatory Board o TRB, magpapalabas ng kautusan kaugnay sa paglalagay ng signage na bawal pumasok sa tollways kung halimbawa ay wala kang load sa RFID. Kung lalabagin ito, pwedeng matikitan ang motorista para sa disregarding traffic sign. Nakikita rin solusyon para mapabilis ang daloy ng mga sasakyan ang planong pag-aalis sa mga boom barriers sa mga toll plaza at gawing cashless ang transaksyon. May mekanismo naman daw para masingil lahat ng dadaan doon. At nag-upgrade na rin daw ng RFID stickers at readers ang NLEX at SLEX. They were talking with TRB, SLEX and NLEX to come up with a barrierless tollways starting around November. So wala na hong barrier na yan. We will implement sometime in June the cashless or contactless program, meaning we will have full cashless along tollways in all tollways under TRB's jurisdiction. And in July or thereafter, we will implement the interoperability phase 3, meaning we will have one account or one wallet with one RFID. Pero posible raw na 2 taon pa bago ganap na maipatupad ito para maplansya ang bawat detalye. Kasama rin sa nakikitang solusyon ang pagtatayo ng bagong infrastructure para lumuwag ang mga expressway, bagay na patuloy raw na ginagawa ng SLEX. Ginagawa na namin yung kailangan i-apply na technology para mabawasan yung mga ganitong problema sa mga tourists natin. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. After more than 6 years of being married, pinag-uusapan na ng Sparkle Stars na sina Max Collins at Pancho Magno ang divorce. Pero paglilinaw nila, maayos ang kanilang co-parenting sa kanilang anak. Makichika kay Aubrey Carampel. Being single isn't always a status. It's a choice. Yan ang mantra ni Sparkle Star Max Collins matapos ang hiwalayan nila ni Pancho Magno. Open naman daw siya to dating, pero mas maingat na raw siya na pumasok sa bagong relasyon dahil sa kanyang experience. Ako, I don't believe in marriage. No, I'm sorry, I don't. I mean, I don't personally. I believe in marriage for everyone else. I think for me, I feel like that doesn't, hindi yun yung basihan of what love means to be married. No, you can still love each other and be together without being married. You know, it's really a commitment. So even if you marry each other, that doesn't mean you'll be together forever. Sa ngayon, pinag-uusapan na raw nila ni Pancho ang kanilang divorce. Because I'm an American citizen, I'll divorce. Is it in the process already? No, it's not active as of now, but soon. We already talked about it, so that's something we're working on. Pagdating sa kanilang anak na si Sky, we're good, we're great. It really works for us. It's been very healthy, and we're both happy, and our son is very happy. So really, it worked out for the best. Bukod sa walang matigas na pulis sa matinik na Missy Season 2, very busy ngayon si Max na gumaganap bilang si Venus, ang kontrabida sa GMA Prime series na may guardian alien.
At para naman sa mga taga-subaybay ng legal drama na Lilet Matias Attorney at Law, may crossover guesting ang karakter ni Attorney Era Simmons na ginagampanan ni Annalyn Baro sa My Guardian Alien. Gumanap siya bilang abogado ni Venus. This is my lawyer, Attorney Era Simmons. Attorney, sila yung nag-iimbestiga sa kaso. Sa episode kagabi, napanood na ang transformation ni Marian Rivera bilang alien sa katauhan ni Catherine. Mamaya, abangan ang tuluyang pagpasok sa buhay ng pamilya Soriano ng alien na si Catherine. Pagkatapos yan ng Black Rider. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Itinanggi ng taekwondo coach na ipinabugbog niya ang naospital na yellow belter matapos itapat sa isang black belter. Hindi rin daw totoong may gusto siya sa yellow belter at nagselo siya sa boyfriend nito. Nakatutok si Oscar Oida. Ang kontrobersyal na taekwondo sparring na ito, nauwi sa pagkakaospital ng 17 taong gulang na yellow belter na si Cindy. Di niya tunay na pangalan matapos siyang itapat sa isang lalaking black belter. Ang kanyang sinisisi, ang kanyang coach. Wala akong intention na pabugbog ko yung bata. Expected na ako pagdating ko sa taekwondo na matatamaan ko talaga, masasaktan po, na may injury, matutumba. Lahat po yun, napaka-normal. Unexpected na po yun eh. Kasi nga ako, nasa physical sports po tayo. Sa panayam ng digital news website na Archipelago News, dumepensa sa batikos ang taekwondo coach. Dagdag pa niya, normal lang naman daw talaga na magtapat sa practice sparring ang isang lalaki at isang babae kahit pa di sila pareho ng belt. Para po mahasa po yung mga bata sa depensa, sa bigat ng sipa na pagdating po sa tournament mas nasasanay po sila sa speed, sa talino at sa mga bigat ng sipa po ng mga higher belt o kaya mga higher weight. Itinanggi niya ang aligasyon na nagselos at nagalit siya nang magdala ng bulaklak ang boyfriend ng dalaga sa isang practice session. Anya, pinagalitan daw niya noon ang buong team at hindi lang si Cindy nang madiskubre niyang may ilang miyembro ng team na nagbulakbol nung araw na yon. Wala rin daw katotohanan ang bintang na may gusto siya kay Cindy. Nagpaliwanag din siya sa pagyayaya niyang kumain o di kaya'y magsimba. Pag nag-aya po kumain, lahat po ini-invite ko. Kumbaga, pag alam ko pong may problema yung bata, may ganito, ganyan, may gusto magkwento, ayayin ko talaga. Hindi lang po yung yellow belt po na yan, at hindi lang po babae. Alam po yan ng buong team po. Isang beses ko siya na inaya magsimba ko nun, gawa po ng may nakwento po siya sa akin regarding po sa family niya, na ganito, ganyan. And ako, wala akong masabi nun kasi wala po ako sa sitwasyon nun, time na yun eh. Wala po akong right para sabihin na ganito, na ganyan. Kaya usually po, ang sinabi ko na lang sa kanya, mas okay talaga pag word ni God eh. Labis raw na lungkot si coach pagkat sa buong pagkakaalam niya ay kilala na siya ng gusto ng kanyang mga players. Nalulungkot ako sir kasi napanood ko yung video, hindi siya to eh, kako. Hindi siya to, kilala niya ako. Samantala, natanggap na raw ng Philippine Taekwondo Association ang resulta ng isinagawang imbestigasyon ng Jesus is Lord Colleges Foundation Incorporated at hindi raw ito naiiba sa resulta ng kanilang sariling pagsisiyasat. Na-review daw nila ang mga video ng practice at wala raw silang nakikitang indikasyon na sinadya at iniutos na bugbugin ang nasabing yellow belter. Actually, pag titignan nyo mabuti yung video, hindi naman papunta yung sipa sa mukha. It's two body kick. Dalawang papunta sa katawan. It's just so happy yung second kick, padulas yung bata. Kaya tumama siguro sa mukha. Pero again, dun sa video na pinapanood ko, when I was watching it, hindi ko makita kung paano tumama sa mukha kasi nakaharang na yung supposed to being parang nagre-referee sa kanila. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng pamilya ni Cindy ukol dito. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. At
yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tianco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangyo. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.